Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa ano ba yung mga dapat nyong malaman tungkol sa pagpili ng kursong filosofiya or AB Philosophy. Actually, napakaraming kurso ngayon, no? Sa mga ano na nagka-follow sa akin, most probably may mga hilig sila sa filosofiya. And at the same time, AB philosophy rin kasi yung course ko. So most probably marami ang magtataka kung bakit ko ba pinili ang kursong filosofiya, no? At marami rin naman ang nagtatanong bakit kumitili ito at bakit nila pipiliin ang pilosopiya, ano bang meron sa pilosopiya, kasi sa panahon ngayon, no, ang karaniwang kinukuhang kurso ng mga kabataan ay IT, engineering, commerce, ewan ko kung patok pa ba ang commerce ngayon, no? Tsaka mga medical course, no? Lahat ng mga kurso na pwede kang kumita gamit yung natutunan mo ron, yun ang mga ano ngayon, eh, yung mga patok. Pero sa philosophy, no? Or mga kung tawagin liberal arts, no? Tulad ng political science or sociology, maraming nagtataka, no? Bakit dapat piliin yun? Yayaman ba tayo ron? Kikita ba tayo ron? No? Yun ang mga katanungan. Lagi, no? Tuwing kukuha tayo ng isang kurso, lagi kung anong trabaho ang makukuha natin sa pag-aaral ng kurso na yon. Siyempre, maggagastos yung magulang natin, or kung di man, mag-self-supporting tayo at mag-tatrabaho, mag-working student para lang tustusan yung kurso na yon, na dapat siyempre ay may kapalit, no, sa pagod na i-spend natin doon. Para bang worth it ba? So, in short, worth it ba na kumuha ng kursong filosofiya? Bakit dapat siyang kunin? Sa ganang akin ay nasa tao kasi kung anong paradigm ng tao. Siya ang nakakakita kung anong advantage or disadvantage. Kasi kahit naman kumuha ka ng mga patok na kurso or yung kursong uso ngayon, kung saan nagkakatrabaho sila ng maganda, tulad ng mga IT or medical course, no? Kahit yan pa yung mga kursong kunin mo, nasa iyo yan, eh, kung kikita ka ba o magkakaroon ka ng magandang trabaho pagkatapos. Kasi marami ako nakikita, graduate ng nursing, pero iba ang line of work. Hindi siya nurse. Meron naman mga engineering at actually pumasa pa sa licensure exam, pero hindi naman siya practicing engineer, kundi ahente ng lupa, o kaya naman ay nagtatrabaho sa call center. Kasi marami akong kakilala ng mga engineers na nagtatrabaho sa call centers. So, wala sa kurso yan, eh. I think wala sa kurso. Pero sa kursong filosofiya, no? Bakit may mga kumukuha? Bakit may pumipili dito, no?
kung wala naman pala sa kurso yan, bakit may pumipili? O kasi nung araw, mga time ko, sinasabi nila, pag kumuha ka ng kursong filosofiya, ano magiging, ano, no? Magiging trabaho dyan? After college, taga-benta ng, ano, ng encyclopedia. Yung sinasabi nila. Yun yung mga parang stereotyping. Noon yun, no? Noon. Kasi, pag kumuha ka ng mga liberal arts tulad ng philosophy, political science, or literature, fine arts, or anuman, hindi mo, walang kukuha talaga sa'yo na kumpanya gamit yung pinag-aralan mo. Wala namang kumpanya na kukuha sa'yo na wanted philosopher, no? Wanted philosopher. At least graduate of Bachelor of Science in Bachelor of Arts in Philosophy with pleasing personality. Walang ganun. Or wanted political scientist. Walang ganun eh. Walang kumpanyang gagawa ng ganun. Most probably or most likely, ang bagsak mo ay magtuturo ka ng filosofiya or kung political science, magtuturo ka ng political science. Professor ka. Hindi rin school teacher or high school teacher kasi wala namang subject na philosophy talaga sa high school. Pero actually, dapat magkaroon. Walang ganon. Wala rin subject na ano, no? Na political science sa high school. Sa college, no, manapa. Kaya nga, ang pwedeng kabagsakan mo, professor. No? Sa kaya kung seryoso ka na, ano, na mag-focus sa philosophy dahil talagang trip na trip mo siya, gustong-gusto mo siya, yun ang pwedeng mangyari, no? Mag-masteral ka. So, mag-aral ka ng Master of Science, Master of Arts in Philosophy, no? Ibig sabihin, after ng Bachelor of Arts in Philosophy, dapat maka at least, no? Pagkakaalam ko 18 units yata ng masteral. Pwede ka nang ano, no? Pwede ka nang mag-start as ano, professor or kung ano, at least reliever sa mga professor. Hindi mo professor talaga kasi may mga ano yan, no? May mga level yan. Siyempre, hindi naman lahat ng nag-aaral ng philosophy. Mabawa, ilang kayo sa klase. Bi mong 20 kayo sa klase, philosophy. Tapos, sa school nyo, may mga professor na. So, sigurado, hindi naman sila mangangailangan ng philosophy students. Philosophy professor. Kasi ano eh. Paano yun? You wish mo na matanggal yung ano, yung professor nyo para ano, para magkatrabaho yung isa sa inyo. 20 kayo. Kung lilipat kayo sa ibang school, ganun din yun. Diba? Yung mga estudyante rin doon, gagraduate, mag-a-apply. No? Siyempre, pwede kang maging professor kung talagang competitive ka. No? Hindi lang sa philosophy. No? At least sa kahit sa ibang kursong kinuha mo. Kahit na anong kurso. No? So, dapat maganda yung grades mo dahil yun ang nire-require mga schools. No? At alam na alam mo yung kurso mo. May masteral ka. At di lang masteral, no? Kasi, siyempre, yung mga kalaban mo na mag-a-apply, may masteral din. So, para maging competitive, dapat meron kang doctorate, no? Yun lang magiging, ano, magiging kalalabasan, no? Kung doon lang pupukusan mo. Pero sa totoo lang,
Hindi yun ang ano eh, hindi yun ang dahilan kaya ka kumukuha ng liberal arts. Usually, no, yung kumukuha ng ganito, tulad ng philosophy, iba ang thinking. Iba ang mindset. At masasabi ko dahil, siguro, walang bias, no? Walang bias dahil hindi naman ako ano, no? Dati, bago ako kumuha ng philosophy. Kumuha talaga ako ng ano, ng iba't ibang kurso pa, no? Actually, nagsimula akong kumuha ng computer science noon. Dahil time na yon, mahirap lang ang mahirap naman talaga ang pamilya ko eh. Ibig sabihin, hindi ako kayang pag-aralin sa private. Eh, wala namang public na ano na nung araw na computer science yung course. Usually, yung public na malapit sa amin, no? Usually mga private yung ano eh, yung school na nag-o-offer ng computer science. So, kaya hindi ko na natapos. First semester lang. Hindi ko na kaya, hindi na namin kayang mag-ano, no? Hindi na namin kaya yung tuition fee. So, nag-stop ako. Then, natanggap ako. Nag-test ako sa Polytechnic University of the Philippines, so, PUP, Santa Mesa. Then, siyempre, first choice ko talaga yung PUP dahil pag pumasa ka ron, scholar ng bayan. No? Wala rin probability na papasa ako. Sabi ko, paano na? Kumuha ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, nag-take ako ng exam, no? PLM. Then, at the same time, PUP. So, then, yung dalawa na yun kasi, State U. So, parang libre yung ano, pag-aaral. Pero dapat maipasa, no? Para scholar ka ng bayan. Pumasa ako sa dalawa, no? Kaya lang, mas pinili ko yung PUP, no? So, sa PUP, doon yung, ano, yung mga maraming pagpipili ang kurso. So, hindi pa nga philosophy yung ano, yung pinili ko. Ang unang pinili kong course ay siyempre yung ano, yung kung ano yung pinaka best yung philosophy. Yung PUP. So, accounting, no? Bachelor of Science in Accountancy. So, yan ang ano eh. Yan ang pamatay ng PUP. Okay. Then, pasok din yung mga grades ko, no? Kasi napakahigpit nila sa mga grades eh, yung department ng accountancy. Ganoon naman sa school, no? Lalo na pag ayun ang pinaka-focus na course nila. Pero hindi ko yung first, hindi ko talaga yung ano, trip. Nanay ko may gusto noon. Bakit? Kasi ang gusto kong mangyari noon, gusto kong maging lawyer, no? Kaya lang, nanay ko, sabi niya, mas maganda kung CPA lawyer ka. CPA ka na, lawyer. Siguro may iniidolo siya dati na ganoon, CPA na, lawyer pa. O di, sige. Ako naman eh, mapagbigay. Hindi naman din nagamata sa akin kung ano yung 4 years. Of course, para sa akin, dapat magtapos lang ako ng college. Kasi requirement sa pag-aaral ng law, no? Requirement. So, it doesn't matter para sa akin kung anong course. As long as may matapos akong college course para makapag-aral ako ng law. Dahil yun ang ano ko eh, nasa isip ko. Diba? So, sige, accounting. Then, banan din ako sa accounting. Iba talaga. Iba talaga pagka yung kurso talaga, eh, yung gusto mo. Andyan yung ano. Wow, may mga subjects na, wow, ang kaganda ng mga grades ko. Tulad ng, syempre, yung mga ginagamit ko, alam mo yung skills na dapat na ma-develop sa mga lawyer, no? Ano ba yun? Communication skills, English, okay yung grade ko sa English, Pilipino, diba? Panitikan, no? Panitikan, history, political science, sociology, philosophy, yung mga ano eh, yung mga course. Pero pagdating sa math,
No comment, no? So, hindi engineering yung ano ko, no? Yung gusto ko. So, ganoon, no? Doon lalaba, ang bottom line ay, pwede mong i-take ang anumang course. Dahil, yun ang patok, no? Patok ang, CPA, no? Pagka lawyer ka, patok yun. Diba? Hindi talaga. Iba, tatawagin ka talaga ng kung ano yung para sa'yo, no? Yung gusto mo. Ayon sa kakayahan mo, o ayon sa potential mo, kahit wala kang kakayahan, kaya ka mag-aaral, eh, wala ka naman talaga kakayahan pa, acquire ka na ng kakayahan. So, dapat, alamin mo kung ano yung potential mo, no? At ano yung kapasidad mong i-develop yung ganun. So, although siyempre, lakasan ang loob, kaya lang, we can't turn back time. So, sabi ko nga, no, may babalik ko lang sana, high school ulit ako. Para, I could start over. No? Pero wala na, hindi na. So, kaya nag-ship ako, no, nag-ship. At lito pa rin ako noon, lito, actually. Nagkataon yung time na sa PUP, siyempre, aktivista ako. Sa PUP, yung time namin, pag nag-aral ka, branded ka as activist, no? Pag taga-PUP ka. No? kaya nga, yung time na yun, yung mga graduate ng PUP, wala. Pag nasabi ng mga company, PUP ka, no. O kasi, magkatayo ka na ng union. Malamang aktivista ka, mga ganun ba? Hindi ka tulad ngayon, di ba? First choice ng mga kumpanya, ang mga graduates ng PUP. No? So, siguro, dahil sa napatunayan ng mga dating estudyante, tulad ko, na aktivista, na ang mga graduates ng PUP ay may angking kakayahan. Bakit, no? Dahil dito ko napansin, no, na itong ang mga aktivista, no, mga pilosopo rin. Ibig sabihin, may mga kakaibang pag-iisip. Malawak ang horizon. Philosophical, in short, no? Philosophical. No? Aral sa filosofiya. Diba? So, kaya nga ako, diba? Accounting ako, diba? Pagdating sa PUP, na-expose ako sa activism. And, doon, ako na-entice na mag-aral ng sociology and philosophy. Actually, sociology pa nga yung tinutungan ko bago philosophy. So, nag-ship ako sa sociology kasi yung time na yun, wala pa yata ang bakante sa philosophy. I mean, hindi, na-late yata ako ng enrollment. Pero tinanggap ako, no, sa sociology, no, dahil talagang infested ng mga katropa kong activist ang, ano, ang College of Arts. No. So, yun. Then, siyempre, kahit na medyo liberal na ng konti, no, bilang isang aktivista, mas gusto ko talaga yung ang environment ko ay mga free thinkers, no? So yun, so doon ko napatunayan na talagang pag ganun ang ano mo, kaisipan mo, no? Hindi mahirap mag-develop ng skills kasi bukas ang isipan mo, eh, open-minded ka. Kaya nga, di ba, yung mga nagtuturo dyan, mga self-help, personal finance, etc. Sabi niya, paano yumaman? Yayaman tayo rito. Open-minded ka ba? Di ba? Ganun yung mga linya nila. No? O, kasi, yun naman talaga yung kailangan para umunlad ang buhay mo, maging bukas ang isipan mo. Bukas ang isipan, sabihin, mag-develop ka ng mga skills. No? So, kaya dahil doon, ang mga taga-PUP ng mga time na yon, mga ganun ang isipan. No? Kaya, magugulat ka after
a decade or two, no? May mga kanya-kanyang mga skills na develop itong mga kabats ko, no? No, na nakapagpatunay ng kakayahan sa mga kumpanya nila. So maaaring naging factor 'yon, no? At siyempre mga bagong mga kabataan, no? Na exposed din doon, no? Kaya 'yon. Purot duro, may malaking influence, no? May malaking influence yung pilosopiya. So kaya hindi mo pwedeng sabihin na mag-aaral ka ng philosophy eh walang mangyayari sa buhay mo, hindi. No, kasi ang mga estudyante ng philosophy or graduates ng philosophy, hindi structured ang isip. Hindi nakahulma o hinulma para sa isang trabaho. Kundi hinulma bilang isang tao na kayang umadapt sa pagbabago. Ako, after college, no? Ang hawak ko lang philosophy. Pero hindi ako pinabayaan ng ano ko, ng natutunan ko sa pilosopiya. Dahil naging free thinker ako, no? Logical at flexible, adaptive, at mabilis matuto, no? Mabilis matuto. Hindi ako nahirapan maghanap ng trabaho, no? Iba't ibang trabaho na pasukan ko. Nandiyan yung nagsimula ako sa siyempre nung college, no, nag-working student ako, no, trabaho ko sa Kenny Rogers. Then after nung college, no, na kahit na philosophy yung ano, no, yung course ko, nakapagtrabaho pa ako sa ano, no, sa mga financial market brokers, tulad ng forex broker, no, naging forex trader ako, stock market trader. Tapos andyan yung naging ano ko, naging med rep ako, no? Mga local company. At natanggap nga ako sa med rep sa multinational company tulad ng Mead Johnson, no? Bristol Myers Squibb. Doon na nagsimula iba't ibang mga trabaho na, no? At sino mag-aakala na afternoon napunta ako sa mga ingredients company kung saan dapat ang course mo ay pool tech or culinary, no? Pero doon ako natuto ng mga pagluto ng mga iba't ibang mga cakes, tinapay, delicacies, no? Pastry, ayan. Then nakapag ano ako, naging English tutor ako sa mga Koreans. So paano 'yon, no? Noong una, siyempre wala, parang hanga nanganga pa, no? Pero ang ending ko, naging grammarian pa ako dun sa eskwelahan na 'yon, no? Naging highest paid pa ako noon, or yung rate ko pinaka-highest, no? Equivalent sa mga native speaker na galing sa Amerika. At naging paborito ng mga Koreano. Pero nung una, nangangapa-ngapa ako, no? Then, andiyan, nagtrabaho pa ako na ano, online, na wala pa, hindi pa alam ng mga tao kung ano yung mga online job. Nagtrabaho, nag home base na ako, no? Nung dumating yung Odes tsaka Elance, no? Na ngayon ay Upwork, no? Tagal ko dyan, ilang taon, no? Pero bago yun, diba? Nag-call center pa ako. Dami, diba? After call center, napunta pa ako sa isang IT company. At naging ano pa ako ron, ang sales manager pa ako ron, or sales supervisor yata yun. Kalimutan ko na, sa Makati, no? Dami kong pinagpunan. Pero, philosophy yung course ko. Not to mention, no, na dito sa mga pinuntahan ko, na promote ako, na
na-promote ako, na umawak ako ng mga tao, hindi isang kumpanya, siguro tatlo or apat na kumpanya ron sa mga napunta ako, na-promote ako. So, pero hindi yung mga work na yun, iba yung course ko. Yun, doon mga ano, doon mga doon ka magugulat, no. Bakit ganun kabilis ako mag-develop ng skills or mag-adapt doon sa isa? Simply because philosophy yung course ko. Ngayon, kung kukuha ka ng ano, kung kukuha ka ng philosophy for a different purpose, no. Ano yung purpose mo? Para kumita, no? So, o para magkatrabaho. So, I think, ano, pwede mong gamitin yan kung gusto mo maging professor. Or kung di man maging professor, at least, di ba, maging preparatory law. Kumuha ka ng 4 years, then, magamit mo yan sa pag-aaral ng law. Diba? Kasi, para sa akin, kung maglo-lawyer ka, dalawa kasi yung sinasabi nila, maganda pag AB Polsai, no? Preparatory law talaga yan. Marami rin makikredits. Makikredit na ng mga, ano, no? Ng mga subjects, no? Pag nag-aaral ka ng law. Okay, pero mas mainam talaga na philosophy yung preparatory law mo kung mag-aaral ka ng law. Dahil ang law ay sabihin, inianak ng philosophy. Kumbaga sa ano, eh, parang branch lang yan ang ano ng philosophy. So mas mainam, naiintindihan mo yung ano, yung kung maglo-lawyer ka, naiintindihan mo yung mga prerequisite na knowledge bago ka maglo-lawyer, no. ngayon sa PMA, no, kung mag-PMA ka, meron doon ano, bago ka pagkakaalam ko, bago ka yata tanggapin, dapat meron kang at least ano, parang 2 years, at least 2 years ka sa college yata, no? Bago ka tanggapin sa PMA, no? I would suggest na ano, no, pag-aralan mo yung philosophy, kasi doon sa philosophy magagamit mo yun sa ano, no, sa journey mo bilang isang militar, no? Dahil especially, no, sa tinuturo kong stoicism na nagtuturo kung paano maging matapang, kung paano magkaroon ng integridad, no? Dahil sa pagiging sundalo, dapat mataas ang integrity mo, meron kang lakas ng loob, no? So ganun. Pero ganun pa man, so ano man ang mindset mo or ano man ang pinaniniwalaan mo, it doesn't matter. Pero kung kung philosophy ang course mo at mag-militar ka, no, especially kung PPMA ka, yung maturity mo, no, bilang ano, no, bilang sundalo, madali kung AB philosophy yung course mo. Kasi nakita mo nga, no, makahawa ka lang ng barel, no? Dapat may lisensya ka, at para magkaroon ka ng lisensya, dapat mayroon kang neuro test, no? Ibig sabihin, sinusukat dun yung maturity mo para humawak ng barel. Hindi ka pwedeng humawak ng barel kung parang batang isip ka. Diba? So, siyempre, kung maturity lang pag-uusapan, no? Philosophy yung course para doon. So ganun. Besides, sa pag-aaral ng philosophy, hindi mo pag-aaralan ng philosophy para lang yumaman ka. Kasi nasa iyo yan, eh. Kung gusto mong yumaman, hindi rin naman course yung ano, yung magiging susi. Nasa tao rin yan. Sa palagay mo ba, lahat ng kumuha ng ano, no, ng engineering, yumaman? Lahat ba ng kumuha ng ano, ng commerce or business course, yumaman? Lahat ba ng mga nag-nursing, yumaman? Lahat ba ng mga kumuha ng pagsisiman, yumaman ba? Hindi, nasa say yan. Hindi ka kukuha ng course para yumaman. Yung pagyaman mo na sa'yo. Kaya kung ang purpose mo, yumaman, nasa iyan, no?
hindi ka didepende sa kurso. At kung ano mo lang, yung purpose mo lang, magkatrabaho. Kahit yung mga undergrad na nakakapagtrabaho. No? Minsan pa nga, meron pang college level dyan, no? Yun ang requirement, bagger, college level. Pero may nauna sa kanya na hindi pa naman required ng college level. High school dropout siya, naging bagger siya. Mas mataas pa sweldo niya doon sa college level, no? Kasi matagal na siya sa kumpanya. Kaya, wala, hindi yun eh. Kaya dapat kung kukuha ka ng course, ang purpose mo is yung knowledge mo eh. Ano yung interest mo? Ano yung gusto mong matutunan? Saan ka magaling? O ano yung potential mo? Kasi pagka sinunod mo yung potential mo, sinunod mo yung tinatawag na ikigay mo, no? Doon ka magbublossom, no? Doon ka magpo-flourish, I mean, doon ka magbublossom, doon ka magaling, di ba? Magbubloom, di ba? So sundin mo yung ikigay mo. Ikigay, no? Ibig sabihin, kung saan ka, ano yung gusto mo, saan ka magiging magaling, at doon ka kikita, no? So, yun. Yung nagkakagusto sa philosophy, siyempre, sila yung mga tao na merong, ano, no? Merong kapasidad na maging critical thinker or free thinker. May kapasidad, sila yung mga logical, no? Sila yung mga tao na may mataas na maturity pagdating sa buhay-buhay. So, kaya nag-aaral ka ng philosophy kasi interesado ka doon sa subject matter. No? So, hindi ka yung parang denumero lang. No? Denumero. So, pero kung ikaw ay ganung tao, no? Mai-enjoy mo eh, mai-enjoy mo. So tulad ko, no, nag-aaral ako ng philosophy ng college, no. Kulang na lang, gusto ko lahat ng subjects ko puro philosophy. Wala na dapat math diyan. Luwisan sang math. Luwisan sang ano, ang mga kung ano-anong mga ano pa. So gusto ko puro ano, puro subject. Pero ganun pa man, dahil interest ko 'yon, naisip ko na kahit hindi ko pala kunin yung AB Philosophy, eh pwede akong mag-aral. Kahit, lalo na ngayon, no, nagkalat ng libro sa paligid at may internet na, no? Daming mga downloadable na ano, no? Na free na ano, no? Na mga PDF e-books, no? Tungkol sa philosophy, no? Daming mo ring mababasa sa internet, no? So pwede kang mag-aral pala, no? Pero kaya lang sa panahon ngayon, 'di ba, kailangan mo ng ano, no? Kailangan mo ng papel, no, diploma o ano, para patunayan yung sarili mo. And then sige, pero piliin mo na yung ano, yung kung ano yung interest mo. So kung hindi mo interest yung isang bagay, wag mong papasukin. Wag mong papasukin hindi dahil sa itong course na to kasi may yumayaman dito o marami din kakasabaho rito. Hindi totoo 'yun. Dahil nagpunta ako sa sales, no? Nung araw, nagtrabaho ako matagal sa sales. Sales-related jobs, no? Wala. Marami akong kailang mga marketing graduates na walang nangyari sa buhay nila. Dahil hindi sila talaga pang sales, no? Akala nila pagka graduate sila ng marketing, promotable na kagad sila sa sales, no? Parang ganun. So, marami pa nga akong nakita na mas naging successful na galing sa ibang course, no? Halimbawa sa pagbe-medrep, no? Akala mo ano, dapat course mo diyan, medical course o kaya ano, marketing. Pero ang dami kong kakilala, mga ano pa, dating teacher, may iba pa, engineer pa. Pero nag-succeed, no? So ganun din, no? Sa pag-aaral ng sa pagpili ng kursong philosophy, no? Huwag kang nakatingin doon sa ano, no? Doon sa ano yung mapapala mo after, hindi. Dapat ano yung ano, no? Ano yung yung course na yun, doon yung knowledge, no? Anong knowledge ang makukuha mo? Lagi
doon ka. So parang ano, no, parang yung sa anak ko, no, na naging interesado sa ano, no, sa pag-aaral ng food science, ang biochemistry. Pero kita mo, nagiging food tech na siya sa food business namin. Kahit hindi naman siya food graduate, hindi pa siya hindi pa siya nagka-college, hindi pa siya nagpag-aral ng food tech or food science. No? So dahil yun ang ano niya, no? Yun naging ikigay niya, di ba? So ibig sabihin, nasa iyo, nakadepende sa knowledge mo yun. At ngayon, kung ikaw ay highly philosophical, no? I guarantee, no? Based on my experience, no? Mas may advantage ka kumpara doon sa technical knowledge yung alam. Kasi doon sa may mga technical knowledge, ando doon lang yung ano nila, yung umiikot yung skills nila. Pero ikaw, kung highly philosophical ka, pwede kang mag-acquire ng technical knowledge kasi ganun ka-kabilis matuto, ganun ka-critical, ganun ka-open-minded, at ganun kabilis kang matuto. So, ganun. Kasi dito sa pag-aaral ng philosophy, hindi ang kinukultivate dito ay kung paano ka mag-isip at hindi kung papaano, hindi kung ano yung pag-aaralan mo. Hindi yung pag-aaralan mo ang magagamit mo sa pagkatrabaho, kundi yung magigain mong kakayahan kung paano matutunan ang mga bagay-bagay na magagamit mo sa pagkatrabaho. So, yun. Medyo mahaba-haba ito kasi talagang mahabang kwentuhan to tungkol sa kursong pilosopiya, no? Kaya sa mga nag-iisip na kukuha ng kursong pilosopiya, no? Para sa akin, natutuwa ako kung ito yung pipiliin nyo, lalo na't ngayon ay yun ay hindi masyadong pinipili ng iba. Kasi sa panahon ngayon, no, lalo na sa larangan ng negosyo, no, dahil pumasok din kami sa larangan ng negosyo. At dito namin natutunan, no, sa negosyo, na pag pinasok mo ang isang bagay na marami na ang ano, no, marami na ang halimbawa, nagbebenta ka ng isang produkto. Marami nang nagbebentang ganun o maraming negosyong ganun. Hindi ka na uunlad. Pero ang umuunlad sa negosyo, yung pumupunta doon sa kung saan kokonte yung nagbebenta o kokonte yung nagninegosyo. So doon sila umuunlad, no. Ang tawag noon niche, no. So doon sila sa niche na kung saan hindi crowded, no. So doon nagkakaroon ng pag-unlad yung negosyanteng pumapasok sa hindi crowded na market. So kaya kung market oriented ka or kita lang iniisip mo, di ba? Piliin mo yung kurso na konti ang kumukuha. Dahil nando doon ang ano, no, ang niche na magbibigay sa iyo ng oportunidad para umunlad ang buhay mo, no? So dahil konti meron. So kaya halimbawa, no, mga nagbebenta ng pares kaya, no, daming nagbebenta ng pares, daming ng paresan diyan, no. Wala na, hindi na kumikita lahat, eh. Kasi halos lahat sila nagbebenta ng pares, no. Pero yung nagbebenta ng ano, no, nagbebenta ng isang unique na pagkain, pumapatok kasi siya lang may kayang gumawa, siya lang kayang gumawa ng ganun, di ba? So ganun yung sinasabi ko, no. Time will come na bawa, kamukha noon naging patok yung kursong nursing. Lahat gustong mag-nurse. Kaso wala, nawala yung boom. Wala na. So yung kumuha ng kursong nursing, nag-scatter na kung saan-saan mga trabaho. So, ganun. Pero yung kumulong mga unang kumuha ng IT, pumatok sila. Diba? Kasi kung bibihira yung kumuha ng IT noon. Ngayon, ang dami na.
So, marami ng IT na tambay, no? So, ganun, hindi ka susunod. Hindi ka susunod doon sa marami. Lagi doon ka sa kukunti. At ngayon, sabi ko nga sa inyo, no? Pagdating sa pilosopiya, which is, no? Pinaka may sense sa lahat. Alam mo, bibihira. Bibihira yung pipili. Because people, no? Many people don't make sense. So, very few do, no? So, then, make sense. Kasi, hindi mo alam, no? Hindi mo alam na maybe in the future, many people will start making sense. At nandun ka na. Because you started making sense first. Diba? Then, choose philosophy. So, I hope, no, na ihatid ko yung mga dapat yung malaman tungkol sa pagpili ng kursong pilosopiya. Sa pag-aaral ng pilosopiya, siyempre, mga professor nyo na bahala magturo doon. Dahil it kulang ang 4 years, actually, para pag-aaral ng pilosopiya. Kaya sa pag-aaral ng pilosopiya, lifetime na pag-aaral yan. Pero sa 4-year course, enough na yun para masabing ikaw ay ano, may potential na maging isang tunay na pantas at mature na tao. Yun lang po. Hanggang sa susunod na episode, no? Medyo mahaba-haba na, pasensya, kaya lang actually kulang pa rin to. Kahit isang oras pa to, kulang para banggitin ko. Marami akong gustong banggitin, pero para sa akin, no, at least gusto ko lang ngayong i-expose sa mga dapat nyong i-consider, no? Especially sa mga newly grad na gustong sa mga high school grad na gustong mag-college at pumipili ng kursong pilosopiya. And I hope na kapag bigay ako ng insight, no, at somehow nagkaroon kayo na nakikinikinitan nyo na kung ano yung ano, what you should be looking forward to when choosing philosophy as a course. So yun na po. Hanggang dito na lang po. Kita-kita sa next na upload. Maraming salamat. May the force be with you.